Itong batas na ito hindi nakakatulong sa bansang Pilipinas. Yun, eh, wala na eh, naipasa na eh. Nandiyan na yung batas na yan. Wala tayong magagawa. Not unless kung baguhin yung konstitusyon, no? Kung magpalitay ng gobyerno into parliament form of government. Pero napaka, ano yan, napaka, tawag yan, hindi madaling proseso, no? Kasi unang-una, mawala yung ano, mawalan na, maraming mawalan politiko. O, yung mga politiko magnanakaw, hindi na makapagnakaw ng bilyon-bilyones pagpalitan ng gobyerno natin. Kasi kada state, o sa isa sa bansa natin, ilang state na yun pag ganun, parliament form of government. Parang United States of America, may 54 cities sila, di ba? O 54 states. Parang gano'n ang senaryo. May kanya-kanyang batas kada state. At yung perang malikom dyan, sa state dyan, dyan na mapunta. Dyan na mapunta yung pera na yan. Kaya kung gusto nyong may proyekto kayong hospital,
may proyekto kayong eskwelahan o daanan ba dyan yung gagawin nyo, pera niya yun, nung lugar na yun, yung state na yun, kung saan kayo nasako. Di tulad ng ano natin ngayon, kasi lahat ng bansa, lahat ng taxes ng bansa, lahat ng taxes ng every cities sa Pilipinas, kung ilang syudad tayo, lahat ng pera na yun pupunta dito sa nasyonal. Kaya yung magnanakaw, tiba-tiba talaga. So, yun. Kaya hindi sila papayag yan, karamihan ng mga politiko. Congress, wala na yan, tiba na yan. Yung batas na yan. Not unless kung lahat ng mga, karamihan ng nandun sa Congress ay malarubin yung prinsipyo, mala Duterte, na gustong-gusto yung parliament form of government, pwedeng palitan. Pero hanggang tulad ngayon, na karamihan ay gusto ng ganitong sistema, isang gobyerno lang, talagang hindi uusan.